Magandang hapon sa inyo mga buddy. Welcome back sa channel ng mga survey. Tatanungin na naman natin ng ating mga kababayan na OFW kung sino ba yung kursunada nila na maging presidente ng Pilipinas. Pero sa halip na tayo ay lumayo sa episode na ito ng ating survey, dito lang tayo magtatanong sa ating mga katrabaho. Sino yung napipisil nila, kung sino yung manok nila, kung sino yung kursunada nila na maging presidente at ano yung paliwanag nila dito. Okay, samahan niyo ako mga buddy sa ating gagawing pagtatanong sa ating mga katrabaho. Buddy, sino ba ang napupusuan mong maging presidente? Bicolano ako. Okay. Pero BBM ako. Yun! At bakit si BBM ang napili mo? Eh, yun ang napupusuan ko. Magandang sagot yan, ha? Eh, tanong mo lang naman kung sino napupusuan ko, eh. Anong meron kay BBM? Ang kailangan kasi sa Pilipinas, kamay na bakal. At sa kanya ko nakikita yon. Si Lenny kasi, kahit kababayan ko siya, magdadala din sa kanya doon, hihila sa ilong ng partido niya yan, eh. Di katulad ni BBM, nandun yung dugo pa rin ng ama nun. Kahit pasabihin natin yung marami sinasabi ng tao, ng media, na ganun yung magulang niya, subukan natin yung anak. Kaya di bali magnakaw, basta't marami nagagawa, okay lang yun. Nagnanakaw nga, wala naman nagagawa. Di ba? Ba't ba ako nagagalit? Oo nga naman. Napakaganda ang sagot mo niya, buddy. Napakaganda ang sagot mo. Sige. Sino ba ang napupusuan mo ngayong maging presidente? Manny Pacquiao. At bakit? Si Manny Pacquiao ay may puso bilang presidente. Ano pa? Yun lang. Sino ba ang napupusuan yung iboto na presidente sa darating na halalan? Bongbong. Wala na may ibang mapupusuan dun, eh. Isko, kailan lang naman yan. Pacquiao, sa boxing lang siya. Yun, botok siya sa boxing. Si Lenny, kahit kababayan ko, hindi ako pabor, hindi ako sumasampalataya sa ano niya. Wala siya magawa. Tapos sino pa isa? Si Bato? Wala, malam. Kaya kay Marcos na ako, bukod sa ano na, may tag ito, may karanasan na, may ano pa, yung sabing may credibility sa maging pangulo. Ama niya, pangulo. Like father, like son lang yan, eh. Oh, okay na. Okay na. Oh, ikaw naman. Ako? Oo. Wala bang beng-beng? Si Beng-Beng naman. Bongbong lang natin nandun, eh. Siyempre, kahit na hindi ako Ilocano, favorito ko yun, si Lakay. Gobyerno yan, eh. Babalik pa ba tayo sa... Tama. Hirap, no? Hindi naman talagang responsibilidad naman natin, no, na magsikap. Pero kung yung gagawin ng gobyerno na hakbang para umasinso naman yung Pilipinas, kahit hindi na ako makatikim, sekreto na lang, unang-una yung droga, di ba? Kasi sa droga, ang anak natin, either na hindi mabiktima ng droga, madidisgrasya ng adik. Yun lang yung dalawang opsyon ng droga. Kaya wag na tayo dun bumalik sa mga nakaraan pa. Kasi wala, hindi tayo aasinso dun. Kaya ano pang hinihintay natin? May nabasa ako niyan. Beng-beng na tayo. Beng-beng! BBM! Ang dami na rin dumaan na pangulo. Walang ibang nakagawa ng ganito gaya kay Duterte itong bilbilbit, kundi sa administrasyon lang niya. Partida pa nga raw yan. Pandemya pa. Kaya, saan ka pa? Hindi man nagkakalayo ito si Marcos saka si Duterte, kaya bibi tayo. Yeah. Oo, kahit na ano mangyari, bibi tayo. Huwag lang kay bibi gandang hari. Kay kanino tayo? Kay bibi. Sinang bibi? Bibi. 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 Bibi mo. Ay! Oh. Ito. Ito, tanungin natin. Ito. Sino napupusuan mo? Gusto ko si Bato kasi sarap buhay. Hayahay. Pagsalita na ito kanina, eh. Sino? Sino nga yung baboto mo? Pacquiao. Bakit si Pacquiao?
May puso si Pacquiao. Nanakout mo si Pacquiao. Inanakout lahat ni Pacquiao yun. Sa salungat sa plano niya. Sino bang napupusuan mong maging presidente ng Pilipinas? Ang para sa akin, para sa pagbabago, si Marcos. Pinaway ko nga si Mrs. Para makaboto. Bakit ba si Marcos yung napupusuan mo? Para matuloy yung mga proyekto ni ni Duterte. Pwede, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin, Supremo. Siya nga pala, sino bang napupusuan mo na maging presidente ng Pilipinas? Sa akin naman, para sa akin, si BBM talaga maging presidente ng Pilipinas. Una, para may pagpatuloy yung yung Belt Project ng gobyerno. Pangalawa, para may labas na yung nakasulat sa last 12 summit ni dating Pangulong Marcos yung malaking halaga na nakalaan para sa mga Pilipino. May lalabas lang yung pag naging presidente na siya na Bongbong Marcos. Kaya BBM pa rin. Di ba may YouTube channel ka ba din? Meron, pa-shoutout pala sa Wenceslao Ron TV. Ayan, nakikita nyo ang kanyang YouTube channel ni Buddy. Subscribe. Salamat. Basta ako, solid ako. Bongbong Marcos pa rin. Kasi yun yung magandang nakikita ko Siya yung sumusunod sa ni Duterte. Kumbaga, pareha sila ng estilo. Kaya Bongbong Marcos pa rin ako. Yun lang. Sino ba ang napupusuan mong maging presidente? Siyempre, ang napupusuan ko yung Juan. Purong nagmahal sa Republika ng Pilipinas. Na kung saan hanggang ngayon pinapakinabangan yung mga infrastructure na ipinatayo niya. Kaso ang nakakalungkot, trinaidor siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pinagkaisahan siya. Trinabaho siya ng malalim. Kung mapapanood mo, Buddy, yung kay Vice President Doy Laurel na taga Batangas, hindi si Cory ang nanalo noon. People's Power. Nag-People's Power, pero nanalo si Makoy. Nag-People's Power. Nung umalis si Makoy, kasi ayaw nga niyang kwan yung sabi ni General Bear na handa na yung mga kwan, sundalo natin, Mr. President. Ang sabi ni Marcos, huwag kang gagamit ng dahas. You will disperse them. Walang gagamit ng kwan, ng dahas. Gagamit ka ng mga water canyon, ganon. Ngayon, imbis na si Doy Laurel lang uupo, ng taga Batangas yon, siya ang Vice President ni Marcos noon. Si Cory ang naupo. Si Doy Laurel, bumaliktad din siya. Pumunta siya kay Cory. Pero nakita na niya na tagibang na yung ekonomiya ng bansa, bago mamatay si Doy Laurel, tinawag siya ni Imelda papunta ng Hawaii. Bago namatay si Ferdinand Marcos, nakapag-usap sila sa Hawaii. Ngayon, gustong kausapin ni Doy Laurel si Cory Aquino. Ayaw niyang makipag-usap. Kasi nakita ni Doy Laurel na yumaman na yung mga kamag-anak niya. Yung DBP, yung DPI. Nangutang sila ron na nagkaroon ng multi-billionaire. I-find out mo doon, Buddy, sa YouTube, makikita mo lahat ng mga historiador. Ngayon, sabi ni Doy Laurel kay Marcos, bakit, Mr. President, ako ang napili mong ipatawag dito sa Hawaii, sa huli ng hibla ng buhay mo? Dahil na ipangako ko sa ama mo na hindi kita pababayaan. Kahit na iniwang kita at kumabila ako kay Cory, hindi mo nagawang sumama ang loob sa akin. Hindi, sabi ni Marcos. Nasa interview niya yun Sa may sinulat si Doy Laurel. May libro yun na isinulat na inambag niya. Magkikita mo yun sa National Bookstore. Ngayon, sabi ni Doy Laurel, nung sige uwi na ako, Mr. President, na umuwi na, hindi na sila nagkita na hanggang sa namatay na si late President Marcos. Gusto niyang kausapin ng formal si Cory, ayaw makipag-usap ni Cory. Gumawa ngayon si Doy Laurel ng sulat hanggang sa nag-decide si Doy Laurel na umalis na sa panig ni Cory Aquino. Kasi hindi na maganda yung mga nakikita niya Hindi na niya pwedeng itolerate kasi nakukonsensya siya na mali na yung nakikita niya. Bakit pa niya ipagpapatuloy na suportahan si Cory?
Tapos yung revelasyon ni Juan, ni General Victor Corpus, yung Plaza Miranda bombing na isinakripisyo ni Ninoy Aquino na bombahin yung Liberal Party kung saan nabulag si Salonga. Oh, former Vice President Salonga. Pinasabog nila yon. Para ang ibintang, ang pagbintangan, ayon sa revelasyon ni General Victor Corpus, ang may brain nun, sila Joma, saka si Ninoy. Yung Liberal Party na yon, kwan yun eh, kaukus nila. Pero magtataka ka, sabi ni General Victor Corpus, wala si Ninoy yung oras na yon, nung sumabog na yon, at ang sinabugan yung mga Liberal Party. Nabulag si Kwan doon, si yung kakampi nila. Sinakripisyo ni Ninoy yung mga kakampi niya para lang sa ikagaganda niya. Ganun sila magplano. So, yung sabihin talaga, napupusuan mo? Ay, siyempre, yung puro talagang magmahal sa Republika. Oo. Para maipagpatuloy niya, ang sabi niya, ipagpapatuloy niya yung proyekto ni Duterte. At ipagpapatuloy din niya yung mga proyekto ng nasira niyang ama. Kaya, para sa akin lang ha, kay Bongbong ako. Kasi doon ko nakikita. Saka yung mga classified na kwan na information, yung last will and testament, nasa kwan yun eh. Na siya ang makakakuha nung kaso, yung mga oligarka o oligarchy sa US, eh kumikilos na naman. Ayaw kasi maraming makukuhang kwan, yung mga pera na nakabangko, saka yung mga pautang. Nasa last will and testament ng matanda yun eh. Pero kay Marcos pa rin ako. Ayan. Yun lang. So magandang nabuksan yung kaunting bahagi ng kasaysayan ni Marcos pala. Dahil dito kay Buddy, napakarami pala nitong alam tong kasaysayan. Oo, yung MB Karagatan. Ayan. Pinupundahan ng kwan. Isang araw mag-uusap tayo ng tungkol sa mga pinupundahan ng komunista. Oo. Ang nakasabi ng mga tatandang sundalo nung kwan, naka-OB si Ninoy. Lieutenant Elito, yung godfather ng Ranger. Lieutenant Elito nung araw, siya ang nakatoka para i-OB si Ninoy. Na nakikipag-communicate si Ninoy sa Malaysia, sa China. Kaya yung isang barko na puro baril na idiniliber sa Palanan Isabela, na burn out dahil dun sa mga DPA ng gobyerno. Mahabang kwento, kaso nasa kanila kung paano sila kwan. Kasi ang nakasalalay yung henerasyon ng mga anak natin hanggang maging apo natin. Ang pinag-uusapan dito yung kwan eh, yung sitwasyon na magiging sitwasyon ng bansa natin pagdating ng araw. Okay, thank you. Ayos, thank you buddy, thank you.